sobrang galing yung dancers, so i-develop lang siguro yung vocals. Kasi sobrang galing, and na-impress ako yung dancing part. You'll have to learn to work and live harmoniously together. Because you have to consider yourselves the family now. This is news. Okay, starting next week, Monday, meron kayong additional members. Additional members. Well, you know, Rain is parang training with us, right? When this will come back. Si Gwen, sila Direk Lauren discovered her for Star Hunt and then nag-PBB. She was one of the first na was chosen for this project. Pero nung time na yon naguguluhan pa siya. So umuwi siya muna sa Bicol. When she realized that this is what she wanted, then she came back at inaccept naman natin siya. Rain is doing a soap, but then ang passion niya talaga is performing. So we thought she will be a good addition to the group. Na-happy kayo? Okay. Sa boys? Sa boys, si Aki will join us. Aki! Siyempre ako masaya ako nun kasi as a trainee, iniisip ko na rin yung hala, paano kaya yung grupo natin? Sino kaya yung mga nandito? Ano kaya yung mga kayang i-offer ng bawat member kapag na-launch na? So, masaya ako kasi nung trainees pa lang kami, experiment pa lang yan eh. Nung time na yan, ay si Archie maganito kumanta. So, may itong flavor na yes, magbibigay yung bawat member para mabuo yung isang group. Hindi naman sa marami kang ka-competition eh. Kumbaga, mas marami, mas masaya. And then, kumbaga sa family, kung marami kayo, masaya kayo. The more the merrier talaga. Kasi mas dumadami yung circle of friends mo. Marami kang matatapitan. Marami kang masasandalan. Especially kapag may problema ka. Do that, and then my favorite spot. Right, left, right, left. Exercises kasi trainees kami sa parang kaming classmates. Kahit mahirap yung ginagawa namin as trainees, parang ginagawa na lang namin masaya yung mga exercises na magkakasama kami, lalo na pag-upan. Banding na din.
mga certain steps and nagagamit namin siya until now. Tinatagdagan nyo yung tubig na iniinom nyo, ibig sabihin, nababawasan yung fat percentage sa katawan. Kaya in-encourage namin kayo na mag-tubig. Tubig, kumain ng healthy. We actually have a nutritionist and she's the one who's preparing our meals. Calorie counting po yung pagkain namin. Wala masyadong lasa. Naka-wide rice po kami. Kumakain po kami ng fruits pero pili lang din. And the diet depends if we have to lose or maintain your weight and also everyday lang na buwi. So guys, kumakain lang ako nito. Cheese and chicken. Hindi po natin kumain ng chicken bread si Maloy, si Kim's. Time nga na trainings pa lang kami, hindi pa halos same yung katawan namin. Like, ang goal kasi ng management is magmukha kami talagang isa, like hindi magkakalayon, malaki yung katawan ng isa, yung isa mabayat. So, ginawa yun ng management para pag nakita kami visually, maganda siya tignan, lalo na pagsasayaw kasi same lang yung height, tapos same lang din yung katawan. It's really not easy to adjust at first kasi diba, sanay kami, hindi kami aware sa kinakain namin. Gusto namin like whatever we crave lang, tsaka yung biglang na-deprive ka kasi hindi ka nga sanay. And at the same time, we were training, so it wasn't a very easy adjustment for us. Maraming times din kasi na yung ibang girls na binin, hindi nila gusto yung pagkain. Or kunyari si Jay, ayaw niya ng prutas, parang hinihingi namin yun. Tapos hindi po namin siya kasi kami yung mahilig kami kumain lalo na kapag midnight. Si Nate lang yung hindi makarelate. Kasi hindi siya nagda-diet. Doble. Pataba sila eh. Kaya po ako si Tatan. Kailangan magpataba. Hindi naman sa yung sinabi na it is really important for us po talaga na magkaroon ng healthy diet. Especially when it comes to training, sa dance. Kasi parang pag healthy diet, pag may healthy diet, parang mas gumagaan ka pag gumalaw. And ayun, mas lumalakas yung stamina mo because of that. Kasi mas nakakagalaw para mabilis. Our boys naman nakakatulong din siya kasi mas madaling kumanta kapag hindi ka kumakain ng masyadong madaming sweets, diba? So, helpful talaga ng healthy diet. We try to give you as much as possible feedback about your progress para hindi siya maging subjective. Meron kaming class card para sa inyo. And it's not just based on dance, but you will be graded based on everything. So one is conduct, ibig sabihin, how do you behave during rehearsals? Then one is discipline, so ibig sabihin kung matal, kung focus pa kayo attitude and drive. Then the other one is skill set. So, meron kaming criteria na ginagawa namin based on skills na matutunan ninyo, paano ninyo na-apply. Then one is choreography. How do you execute the choreography? Performance, ibig sabihin total performance. Ibig sabihin, project kayo, kung do you know already how to perform. Stamina, very important. So, we would figure out kung after one dance, sobrang pagod pa kayo. Or hindi, or kaya pa ninyo ng 10 beses at okay pa rin kayo. Then endurance and then progress. So basically, yun yung mga criteria sa amin. When I taught them the McCloskey voice technique, and this technique gives you a very clear cut four-step checking process. First, are they able to maintain the correct alignment and posture? Second, are they taking a deep breath all the time? Third, and very importantly, are they keeping the six areas relaxed? And four, are they able to produce an easy onset? I sort of watch this as each day goes by, just how quick they pick up the technique and that they are able to apply it. I think it's more fair kapag may grading system kasi nakatingin sa amin yun na in an objective way, like yung mga coaches namin and mga ibang management. Pressure was always there kasi hindi ka pwedeng maging comeback and we really have to fight for our spot here. We have to improve and
stand out and say, you're being graded and if hindi mo pumalagalan ng pagkakalala naman. Then, lang tama sa Sheena, magpe-perform kayo. Sa PBB finale, in front of 3,000 live audience and nationwide. Magpe-perform yes. Sila? Yes. Kayo po. Ay, sa'yo! Sobrang saya namin kasi ito na yung pinaka-inihintay naming lahat. Sobrang excited na kinakabahan kasi sobrang daming tao nun. Kasi big night, hindi biro kung ilan yung tao na nanonood nun. I need to tell you now because you need to prepare. Because ang implication ng nasa TV ka, napapanood ka, PBB finales always, always have the highest ratings in all of the season. Yun talaga ang ano. Ang benchmark. So, implication nun, if there is just no room for mistakes, no room para makalimutan nyo ang mga steps ninyo, kasi pag napanood kayo sa TV at hindi nila nagustuhan, then pwede kasi talaga kayong mabash. Entering this industry, we already expected na hindi naman namin mapipilis lahat ng tao. Like, we already expected na magkakaroon talaga ng bashing and honestly, medyo na-pressure to mingers na baka may masabi kami, may magawa kami ng mga misunderstood ng tao. Bago po kami magkaroon ng public appearance, syempre, dumaan po muna kami sa maraming workshops. So, nagkaroon kami ng mga social media workshops, nagkaroon din kami ng English class, nagkaroon kami ng personality development. Gagawin namin yun para mas maging close pa kami sa isa't isa kasi kailangan sa performance, mas close namin yung bawat isa para mukhang as one talaga kami. Pag nag-hug tayo, ang goal is for you to experience being with another person. Meaning, yung magsabay at mag-match yung paghinga ninyong dalawa. Wow! Yun ang goal, ha? Ang goal is, mahug niyo na lahat ng isa't isa, okay? Ready? Go! We supported each other 100%. Chinese because if we don't support each other, then people will be pulling the group down. We always support each other. For us, it's really important na supportahan po namin yung isa-isa. Even if there's a conclusion, we believe that at the end of the day, the friendship and the family that we created is the ones that matters most. Hi guys, can you cheer for one another? Go! When we found out that we were be performing at the PBB Big Night, I think that's where the training and the real hard work began. Because the trainees were be presented for the first time in front of a live audience on television where millions will be watching. Weeks before that, they were training every day. Gagano pa, coach, no? Gagano po, don't care what you came from, only what you go. Pasok ng boys. Pinitag ko na yun, ha?
Nararamdaman kayong soul ni Ana. Sabi, help me. They were working very hard at that point. Since they were working very hard during trainings, there will be opportunities when we were able to give them rewards. Pag-aagal sa either good news or bad news, no? Nakamiti po eh. Tapos biglang bad news. Okay, changes in the schedule. I'm sorry you have to get there Saturday. Oh, sorry, yeah. We need a half day session. So from 8 o'clock to 1 p.m. You can't afford to pack up trainings already kasi ang dami yung aaralin. Aaralin mo yung para sa PBS. Bakit rin may Saturday? Kasi sa Friday, you will still have workout. You will still have voice ng 9 to 11. But after that, wala na tayo training. Bakit? Kasi manunod tayo ng huling LP. One of the musical plays that we were able to watch was Ang Huling El Bimbo. It has been touted as one of the best musical plays. We wanted them to experience what it's like performing in front of an audience. We wanted to expose them into this different kind of entertainment. Because it's not only the ones you see on YouTube or concerts, but there is also musicality in theater plays. Ray! Nanood po kami ng Huling El Bimbo. Alam ko kung Huling El Bimbo is yung kanta. Hindi ko alam yung story. Kaya exciting kasi musical pa yung pupuntahan na. So na-excited na po kami na manood po. I-head song. Huling El Bimbo! Yun po talaga! Lagi hindi ako makapagsalita. Sobrang ganda. Grabe, habol-habol kami, guys. Ubus na ako eh. Wala na. Nakakakilig. Grabe. Nakakaiyak. I didn't cry. But it was sad though. None of us cried. And didn't cry, but we liked the songs and it was a nice story. Naiyak ako. Ang ganda! Without the minus one, so I can hear you better. From the boy. Joanna po. Sorry! Yan pala gumawa nun siya. Nandito na. Ikay nandi! Ikay nandito na! Wala nang umpisa. Sorry. Hello! Bakit ako? Bakit ako? Ngayon yung ito tayo maglaro. Pababayarin ko sa inyo itong mga... Ikaw ang bituin na sinusundan. Kids is laughing at us. Ikaw ang bituin na sinusundan. Ikaw.
na sinusundahan. She wants to see you because she wants to know kung paano kayo aayusan. Okay. So can you just stand up, girls? For their first public appearance and performance in the PBB Big Night, we wanted to give them a makeover. So we tapped the services of Jing Moniz, a celebrity hairstylist, to sort of give them a fresh look in time for the PBB performance. Style ko, sabi daw ribbon. Sa'yo. Feeling ko, short hair na ako guys. Matik naman. Pero, un-open naman ako sa changes. It's for the better. Because you know, when you change, you'll get better. Papakita ko sa inyo yung pen para hindi kayo magulat na kakalanin ang buhok nyo, okay? Actually, either you love it or you get used to it. She's nervous. Yeah, exactly. I'm ready, but I'm not ready. Kinakabahan din ako. Sana pumaayos, maganda. Full support and friends. Oh, wait, no turning back. No turning back. Here you go! They were going to wear for the PBB Big Night. We got the services of Sydney Yap, a celebrity stylist. So what we were going for in terms of look is to have a look that's young,
and fresh and relatable. We wanted to play up with the whole school theme. It's kind of a uniform but not a uniform, and it gives them a whole vibe of being in school. For our tech rehearsal. See you there! The delay is delay. And there's delay no waiting PBB, area. So, kailangan namin mag-antay dito for like 3 hours at a time. So, yun, chill-chill lang kami. 3 hours? Bakit? Yeah, Bakit? Kasi we have to wait because it's like a waiting area. Wait ng PBB. IG is live. Go, feeling ko, chichiria lang po. Pero at least, di ba, yung memories na nakuha namin dito, hindi ko papalitan. Aww! Nakaka-excite ko. Kasi hindi ko may imagine na magpa-perform kami sa ganyan. Maraming tao. Malapit na eh. Yung tipong bukas, papakilala na kami. Yan, may makikilala. Hindi ko alam, kinabahan talaga ako bigla. Ang sarap sa feeling kasi, grabe, unang performance namin, big night pa ng PBB po. Sarap lang sa feeling na may tiwala sa amin si Direk na kaya namin makipagsabayan sa mga housemates na nakikita na sa TV, gano'n. Tapos kami, wala pa naman kami exposure sa TV. No, not even so fast. Don't jump. Just walk down. Again, be mindful. If the camera is here, the way you're going down shouldn't be like... So you project one more time. Pansinin ko yung reaction ng tao. Siyempre nakakatawa. Like seeing them na pumapalakpak and everything. Pero if magiging ako dun with the performance, mas okay yung mga runs na kapag nagtitraining kami sa rehearsal. Feeling ko din dala ng pagod, walang tulog, yun, linid, everything yun. Pero masaya naman kami, siyempre. Proud yun. What's up guys? Good morning. So today is Saturday. So August 3 na. Midnight na. Dumating na yung araw na pinakahihintay namin. Papabilibid namin ngayon. Mas may ako din. Alam mo na ako. Ano na ka kumain? Ano ka kalahin? Ay,
pinakatuktok. Tsaka nangunga po siya ng pagkain. Guys, kung alam niyo lang, nagawan kami nito sa... Anong napipil mo? So, what are you feeling right now? Sobrang excited. Gusto ko na umapak sa stage. Blessed to be with these people na magpo-perform. Which people? Which people? This dude right here. Si Jael Tarilisa. This one. Jael? Jael. Kuya namin. My brother, who I've been with for like how long? This dude. And my second kuya. Si Akira. And then yung mga girls. There. Boys, boys, boys! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 2, 2, 3, 4, hold, and move! Super excited na kami. So yun, nangingi sila ng money. Iba po talaga yung atmosphere kapag nakikita mo talaga yung madaming tao. Who's there? I'm support the I'm scared. And I'm very hungry, but I'm ready. I'm so nervous. Yes, super duper super excited. Nangangati na po. Gusto ko na po sumayo kanina pa ilang oras na po naghihintay. I'm so lucky to deserve this part. That's why I'm having me. Thank you for bringing us together. Amen! There you go, guys! Go, one, go! Wait. IPG! Tsaka sobrang nagpe-perform kami para kaming nakalutang, sobrang gaan namin. Oh, hindi katulad ng hindi katulad ng training na sobrang bigat, hirap. Talaga lahat po ng hard work namin, talagang pay off po talaga siya sa uli. Kaya sobrang ganda po ng napakita namin performance. Tsaka ang sarap po sa feeling ng mga palakpakan po ng mga tao. Sobrang, sobrang sarap. Pinaghirapan namin lahat ng workout practice, rehearsals na malapit na po kaming gumip up, pero worth it pa rin po kasi the best po talaga yung ano namin.
sa family. Mami! Magugustuhan kami ng mga tao basta papagpatuloy lang namin yung ginagawa namin. For Mickey, nagpapahanap si Direk Lore ng rapper. Somebody who can, because we need someone in the group who can rap. Mickey just so happened to be in the audition when they were looking for a rapper. Ayun nga, dahil magaling siya and he's a good addition to the group. So we decided to try him out. Siyempre masaya rin kasi may bagong dating na hindi lang, basta iba yung talent siya kumbaga. Unique. Parang maganda siyang help sa group. Nag-scroll po siya ako, tapos nakita ko dun sa, ano, na nakatag siya dun sa kaibigan po namin. Para feel ko naman, makaka, ano, makakasundo namin. Before we go in, si Jello and si Jay, late pumasok yan. Ano yung feeling yung first day? Kasi feeling ko, mga,
First impression ko, kinakabahan talaga ako if welcome talaga nila ako. Kasi sobrang late ako eh. So may kahabol ako, lahat sila naka-form na ng friendship, ganun. Ako lang yung kahabol, so yun. Hindi malayo talaga yung agwat nila. The boys have gone through very rigorous training in the past. And parang sabi nga ni Teacher Kitchi, kung halimbawa may grade level, nasa prep pa lang si Mickey while the boys are already in grade 3. Pero what we're doing with him, for him to catch up, nagre-remedial classes siya so that he can catch up with the boys. Hi guys! So, we're here na. And ito po, bandmates ko, Joanna, Gwen. Ayan po, nag-retouch si Ate Colette, Ate Maloy. So, excited na ba kayo? Kasi yes, ako sobrang excited na ako, nanggigil na ako. Excited na kami. Kasi this time, ibang artista naman yung mga kasama namin. What mag-goosebump sa ako sa performance nila, yung mapapakilig ako, yung titingin sila sa akin pag sumasa sa'yo. Magagalan ako. Asim kilig. So, this is it, guys! Cavite represent! Woo! Put your phone down. Minsan po, naumsip po ko. Lala na po nung unang palang food kami dito. Eh, hindi naman po palagi kami akong nahatid na susundo po. Kasi, yun nga po, sa gasolina po. Tapos hindi lang naman po kung mag-isang anak. At may tatlo po ang kapatid. So, minsan po, out of nowhere, kapag break time po namin, papasok po ako sa kwarto. Kasi umiiyak po ako. Tapos minsan titingin po ang pictures namin. Umiiyak na po ako, nilalabas ko po lahat. Tapos nalabas po ko nang parang walang nangyari. Hi guys! Nagulo mga tao! Nagulo! Ouch. So ayun, nagugutom na kami. Sana... Careful, Nate. Careful. Take care, bro. Tita! 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 Bye! Bye! Ay, sana lahat! Uwi rin ako. Baka punta rin ako sa kakain na lang. Nako eh. Okay. Kung nandito namin, huwag na wala akong hindi pa na namin. Tawagin na lang tayo. Nung Chinese pa lang po kami, pag may umiiyak po dati kasi namimiss po yung family, umiiyak na po kaming lahat. Dinadamayan po namin yung isa't isa. And yun na po yung way namin na ma-release po yung pagod, yung stress, yung pagka-miss po yung sa family namin. Pero at the end of the day po, kinakaya po namin. Okay!
Okay, so if everybody's good, I have an announcement to make. Kapag nakikita mo yung sarili mo in a rank against each other, kasi you might think that alone you're okay, but when you're rank against everybody else, there will always be room for improvement. Hindi tayo papayag na 7 or 5 lang pipiliin sa atin. Dapat lahat tayo malalong. Hindi ko kaya, hindi kayo kasama. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya! Kapamilya Online Live!